Nasugatan ng isang grade 9 pupil matapos mabagsakan ng sanga ng puno sa Pozo Rubio, Pangasinan. Nasugatan naman sa pamamaril ang isang lalaki sa lungsod ng Dagupan. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nakatambay sa labas ng kanilang bahay sa Dagupan City ang tricycle driver na si Donald Piniero nang lapitan siya at barilin ang dalawang lalaking nakamotorsiklo. Tinamaan siya ng bala sa leeg. Pagtakas ng mga sospek, sinaklulohan naman ng mga residente ang biktima, dinala siya sa ospital. Nung nasa ospital pa yung biktima, agad po natin siyang in-interview. So nasabi niya kaagad at talagang namukha niya. Nagkasa ng follow-up operation ng pulisya hanggang sa masukol ang mga sospek na sina Joel Villacorta at Marco Francisco. No comment na lang. Alam lang Diyos yan. Ma'am, nasa bahay po ako natutulog, madam. Lumalabas sa investigasyon na ito na palang ikalawang beses na binaril ng mga sospek ang biktima. Kasalukuyan pang ang dinidinig ang kasong frustrated murder ng mga sospek. Matagal na silang may alitan. So hanggang dumating nga ito sa pamamaril sa kanya. Sa Pozo Rubio, Pangasinan naman, ginagamot ngayon sa ospital ang grade 9 pupil na si Romar Sumalindong. Nasugatan siya sa ulo matapos mabagsakan ng sanga ng punong kahoy sa kanilang eskwelahan. Akala ko nung nabukulan lang ako, inawakan ko yung bukod, may dumudugo. Anong ginawa mo? Pinakita ko sa klase ko po. Kaya tinakbo ako sa doktor. Mabuti na lang hindi kalakihan ang bumagsak na bahagi ng puno. Dahil sa insidente, pinaplano na ang pagpuputol sa mga sanga ng matatandang punong kahoy sa loob ng paaralan. Sa ngayon, pinag-iingat muna ang mga estudyante at gurong dumadaan sa ilalim ng mga puno. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.